Tumigil ka na sa pagsasalita. Iyan ang payo ng ilang mga netizens kay Kim Chu na mukhang naging katatawanan na matapos ang linyang sinabi niya habang ini-interview siya. Sa interview ay kinuwento ni Kim kung paano siya nakarecover sa issue ng classroom law. Aminado si Kim na nadismaya siya at nalungkot sa nangyari dahil naging katatawanan siya at nakatanggap ng maraming bashings. Pero eventually nga ay naging masaya si Kim dahil sumikat at naging viral ang ginawa nilang kanta na bawal lumabas at nagbebenta pa sila ngayon ng mga t-shirt para makatulong. Pero lately nga sa kanyang interview ay pinag-usapan na naman si Kim dahil sa 360 na ito ang buong pahayag at sinabi ni Kim. Para akong nabuhayan na natayo ko yung natayo para siyang umikot yung 360 na 360 parang uy dito tayo, punta tayo dito. Yung ganun, yung di ko naman from a stranger yun nangyari. Ito ang sinabi ni Kim na kung saan ay nag-create na naman ng kalituhan sa mga netizens. Kaya naman ilang mga netizens ulit ang nag-comment at nagsabing na uumay na sila sa mga paliwanag ni Kim na sobrang sakit sa ulo at sobrang gulo at hindi maintindihan. Narito ang ilan sa mga comments ng netizen. Ate Kim, ano na naman yan? Ate Kim, di ka ba pagod? Di pa rin malinaw. Agad namang tumugon ang aktres sa mga bumuhos sa pambabatikos sa kanya. Sabi ni Kim, that feeling na yung classmate mong hinihintay ka magkamali tapos pagtatawanan na naman nila, kahit nonsense na. Samantala, inimbitahan din ni Kim Chu ang mga basher na kaysa daw mangialam ay magbenta na lang ng kanyang mga merchandise upang makatulong. Sabi ni Kim, daig nyo pa ang mga nag-aabang ng teleserye, eh, wag ganon. Samantala, ilang mga netizens ang nagsabing parang teleserye na ang pagkakamali ni Kim at pagkalito ng mga tao sa mga sinasabi niya dahil inaabangan nga ito. Ilang mga netizens din ang gumawa ng memes na kung saan ay ginawang t-shirt ang 360. Ayon sa ilang mga netizens, parang naaalala daw nila yung classmate nila na alam nila kung kailan magsasalita at kung kailan tatahimik. Samantala, may payo naman ng mga netizens kay Kim. Ayon sa mga netizens, mukhang nasanay na raw si Kim sa pagbabasa ng script kaya nahihirapan daw ito kapag ini-interview. Narito ang sabi ni April Taurus. She is just accustomed with scripted dialogue kaya siguro ganyan siya. Nahihirapan mag-explain. Some of the comments here are actually a constructive criticism. Not all are gifted with an articulated mouth. Pero ngayon, it shows how she lack in professional communication skill. Something na nai-improve pa. Yes, kapag spontaneous na yung discussion, nagugulo utak nga. Ilang mga netizen din na nagsabi na sana daw ay magtagalog na lang ito.